Magandang araw po. Dahil nag-request si Ma'am Sabrina ng perfect empanada, ang gagawin natin ngayon ay tuna empanada. Pero hindi ko po may papangakong perfect siya. Isishare ko lang po ang aking recipe. So narito po ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap. Ang una nating gagawin ay ang kanyang filling. Sa isang cooking pot, magpainit tayo ng mantika at gisahin natin ang bawang at sibuyas. At once na nag-brown na ang ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating mixed veggies. Ilagay na rin natin ang ating tuna flakes. At patuloy natin gisahin. Pagkatapos, kapag dry na ang ating tuna, ilagay na natin ang ating raisins. Pagkatapos, timplahan na natin ayon sa inyong panlasa. Lagyan na natin ang asin, paminta at sukal. Ayan, kapag luto na ang ating palaman, itabi lang natin at umpisahan na natin gawin ang kanyang dough. Sa isang bowl, pagsamahin natin ang flour, sugar, salt, butter, at tubig. Pagkatapos, masahin lang natin hanggang sa mabuo. Hindi natin kailangan pakinisin to, guys. Masahin lang natin siya ng medyo maayos. Pagkatapos, i-rest natin siya ng 10 to 15 minutes. Kapag na-i-rest na natin, palaparin natin siya gamit ng ating rolling pin. Kapag napalapad na natin, pahiran na natin siya ng mantikilya. Ito po yung dahilan kung bakit crispy at flaky ang dough ng ating empanada. I-roll lang natin at pagkatapos, i-rest ulit natin ng 10 to 15 minutes bago natin palaparin ulit. So ayan, palaparin ulit natin. Hanggang kalahati lang. Pagkatapos, i-rest ulit natin ng 10 to 15 minutes. Kapag na-i-rest na natin, ituloy ulit natin palaparin. Hanggang 2 mm ang kapal. Kapag na-flat na natin siya ng husto, i-rest ulit natin ng 10 to 15 minutes bago natin putulin. Ayan, i-cut na natin siya ng pabilog. Mga 8 cm. Kapag na-i-cut na natin, lagyan na natin siya ng filling at i-fold. Bago natin lutuin, pahiran muna natin siya ng egg wash. At pagkatapos, butasan natin gamit ng ating kutsilyo. Lutuin natin siya ng 200 degrees Celsius, 20 to 25 minutes. So ayan guys,
luto na ang ating tuna empanada. Salamat po sa panonood.